Hello guys, good morning. So mayroon tayong ginagawang GMC Acadia. So welcome to my YouTube channel. This is Otto Boyson. At saka mapapanood nyo ako guys sa Ubic Works TV. So check natin guys kung anong problema nitong GMC Acadia. So may check engine daw to. Sabi ng customer laging naka-appear. So yan, i-check natin yan guys kung anong description ng check engine at saka code. So dito tayo sa computer. So GMC Acadia to guys. So isahin natin to guys kung anong makita nating problema sa check engine nya. So lahat ng mga fault codes babasahin natin din. I-check natin yung mga description kung makita natin na kailangan ma-repair or ma-i-address sa customer guys. So check natin. So nakikita natin dito guys is manifold absolute pressure sensor performance. So halos magka parehas lang to siya guys nung ginawa natin noon ng mga GMC Acadia, yung map sensor at saka manifold absolute sensor ang lumalabas. So mayroon siyang dito NTEC camshaft position sensor performance P041. So ito okay lang yung engine misfire. Mamaya i-check natin kung ano yung engine misfire na yan, anong bank. Tapos mayroon siyang sa electronic brake. Titingnan natin kung anong mayroon. Brake booster regulation pressure sensor possible. So brake booster, so baka may singaw to guys sa brake booster sensor. So yan, tapos mayroon pang dito rollover sensor. Check natin yung lahat para may information tayong maibigay doon sa may-ari kung ano nangyari sa sakyan niya. So sa module control automatic. So sa ano lang yun guys, module ng ORC restraint module. So punta tayo dito sa tip deterrent module, nakuha natin, tapos check natin kung may misfire to. No transponder, magulis yung transponder. So baka deactivated na to guys yung ano nya, anti-tip transponder. Baka deactivated na to guys, ginawa na sa labas, may magic na. So doon muna tayo sa check engine na lang mag-focus dito. Check engine na yung focus. Punta tayo sa lead beta, paanda rin natin. So check natin kung pwedeng umandar to guys, baka mamaya may nakakalang. Okay na, sige, paanda rin natin to. Wala naman nakakalang doon, kasi baka maya may nakakalang doon. Madali tayo. So panda rin natin. Uy, maingay. Engine. So engine natin, parang maingay yung pump.
should think you will bring it too. Inspire. So mayroon siyang short term to back one, long term, so may problema to guys. Ano, nakapula. Natin yun. Check natin guys ha, yung trim induction ignition misfire. Check natin misfire guys, kung may misfire kung saan banda. So number 1, may counting siya number 1. Cylinder number 1. Misfire sa number 1 pero hindi ganun kataas. Ayun, tumaas na. So yung guys, ang i-suggest natin ito guys ay palit ng mass airflow sensor at saka manifold, tapos linis ng throttle body, tapos injector clean, tapos spark plug. Yun ang ano natin lilinisan kasi fuel trim yung issue. Baka hindi nagsusunog ng maayos. So yun yung ano natin na request. So balik tayo dun guys, tapos ano lang natin yun, i-delete natin. Titingnan natin kung babalik uli yung check engine. Tingnan natin kung babalik uli yung check engine. So i-delete natin yan. Tingnan natin kung babalik yung check engine. Kung babalik siya, active yun. So picturean muna natin yan guys, para makita natin yung ano, story ng ano nyo. Yan. So i-erase natin yung code guys sa check engine niya, sa engine. Tapos ngayon, paandarin natin uli. Check engine. Tingnan natin kung maglalabas pa ng code. So wala na siyang ano guys, pero ipe-perform pa rin natin yung service. So yung sinasabi ko sa inyo guys na ipe-perform natin yung service, una lilinisin natin yung MAP sensor or yung mass airflow sensor. Sumunod, lilinisin natin yung throttle body. Tapos sumunod, lilinisin din natin yung manifold absolute pressure sensor or MAP sensor. Tapos lilinisin din natin yung injector.
Tapos titingnan natin yung spark plug, kung okay yung spark plug, kung hindi okay papalitan natin. Tapos yung ignition coil, chichik rin natin kung okay yung ignition coil, kung hindi siya nagja-jump spark, kung okay yung condition. So yun yung gagawin nating service. So una, map sensor cleaning, throttle body cleaning, map sensor uli na cleaning, manifold, tapos cleaning ng injector, tapos checking ng spark plug at saka coil. So i-erase natin yung code guys sa check engine niya, sa engine. Tapos ngayon, paandarin natin uli. Check engine. Tingnan natin kung maglalabas pa ng code. So, wala na siyang ano guys, pero i-perform pa rin natin yung service. So, yun lang guys. Maraming salamat sa pakikinig, panonood. I-update ko kayo dito guys sa ginawa nating GMC Acadia guys.